Hi guys, it's Besha Lori. And welcome back to my channel. And for this video guys, ang topic natin ngayon is about sa medical po. Sa pagkuha ng, medical na ginamit natin sa pagkuha ng working visa and working permit. And yung sa medical naman po sa pagkuha ng OEC sa PUEA. So, some of you guys is nagtanong po sa akin kung pwede ba daw po magamit ang medical certificate na ginamit natin sa pagkuha ng working visa natin or working permit sa pagkuha ng OEC sa PUEA guys. Kasi syempre, madodoble naman din yung gastos natin kung parehas, dalawa ang kukunin natin, di ba? But before that guys, before we proceed, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel, Besha Lori, and hit the bell button po para updated po kayo sa mga ina-upload ko pong videos. And kung nagugustuhan niyo naman po yung video ko guys, please paki-like na lang din po. And sa experience ko po nung nag-process ako dito, yes po, kumuha po ako ng medical para sa working visa ko. Working permit ko kasi working permit ang meron ako ngayon. Pinakuha ako ng amo ko ng medical para sa pag-process ng working permit ko po. Kasi guys, depende din po iyan sa country guys. Kasi may mga country na hindi naman po obligado na kumuha ng medical, ganyan, para sa working visa or working permit. Hindi naman po sila masyadong istrikto yung iba na no need na ng medical. Pero may mga country naman din po na istrikto, katulad dito sa Mauritius po, dito sa Apen. Kasi medyo istrikto yung health ministry nila dito, yung government nila. Kaya pinakuha ako ni amo ng medical po para sa pagpaprocess po ng mga documents ko dito. Most especially po yung working permit or visa po. So ayan guys, nung sabi si amo sa akin na kumuha ako ng medical, nagpa-medical po ako sa, yung pinamedicalan ko po guys is clinic din po siya na accredited ng DOH and ng PUEA. So dun po ako nagpa-medical guys, pero yung pinamedicalan ko na iyon guys is hindi po inallowed, hindi tinanggap dito sa Mauritius po. Hindi po siya parang, ano bang tawag dito, hinasi, parang ganun, hindi siya inaccept. So yun, sinabi sa akin ng amo ko na magpa-medical ulit. Ang inano sa akin ni amo na magpa-medical ka doon sa ospital na kahit clinic man, kahit private yan, basta yung maano talaga siya, yung ma-accept dito sa bansa nila. Kasi medyo stricto dito guys, and noong nagpa-process kasi ako is kasagsagan pa po yun ng COVID. Kaya medyo tinitingnan nila yung ano talaga, yung medical mo po. So ayun guys, so in-advise sa akin ng amo ko na kahit private yan, doon ka magpa-medical, basta i-accept dito sa gobyerno nila, sa health ministry po nila. So yun guys, nagpa-medical ako, and then nag-send si amo ng mga specific laboratories na dapat kung ipa-lab, parang ganyan. So ayun guys, bali hindi in-accept yung ano ko guys doon sa clinic na pinagpa-medicalan ko, kasi most of the clinic kasi guys, kahit accredited siya ng DOH or ng PUEA, is ang binibigay lang nila is parang yung summarize ng medical result mo. So magkakaroon ka ng, may mga result naman from the specific lab, pero usually mga ano na siya, summarize na siya guys, and then may medical certificate ka na. Ang kailangan kasi dito sa amin or ng some of the countries guys is yung specific result talaga ng kada laboratory po. Katulad po ng urinalysis, for example, yung urinalysis po, kailangan po yung resulta talaga ng urinalysis is naka-specified dyan sa result niya. Or for example, yung blood test mo, kailangan yung ano talaga ng blood test, yung kada small details po ng resulta ng blood test is naka
ano dyan, nakasulat po. Yun po yung dito sa akin, ganun din po yun. So, nagdoble po ako ng medical, guys, kasi yun ang hinahanap ng health minister nila dito. And hindi po siya, nung nagbalik po ako doon sa clinic na pinagmedicalan ko ng una, is ganun pa din po yung ibinibigay nila. Wala na silang ibang maibigay, parang summary lang po. So, sabi ni Amo, hindi nila tinanggap dito. So, nagpa-medical po ako sa private clinic po, sa hospital po na private. Para, and then, sinabi ko po sa kanila na kailangan ko yung specific result ng kada lab test na gagawin sa akin. So, yun po guys, ginawa po nila iyon. And then, ipinasa ko na naman sa amo ko. And that's the time po na na-process yung documents ko, yung papers ko dito. So, ang tanong nyo naman po, guys, kung i-allowed ba or i-accept ba ng PUAA yung medical na ginamit ko sa pag-process ng working visa or working permit? At kung pwede ba iyon magamit sa PUAA sa pagkuha ng OAC? Ang sagot ko naman po guys is pwede naman po iyon. Kaso, depende po iyon sa medical mo. Kung expired na po iyon before ka pa mag-process ng before ka pa mag-process sa PUAA for phase 2 po. Kasi yung medical is kailangan na sa phase 2 guys. So, kung hindi pa po expired yung medical na ginamit mo sa pagkuha ng working visa mo or working permit, pwede mo po iyan gamitin sa pagkuha ng OAC sa PUAA. Kailangan lang guys, pag nagpa-medical po kayo, for example, para sa visa nyo is, kumpletuhin nyo po ang paghingi doon sa hospital or sa clinic na pagpapamedicalan nyo. Maghingi po kayo ng medical certificate. Pero, kompleto na naman po yan pag ibinibigay nila. Yung sa akin lang po kasi, guys, ang nangyari po sa akin is, before po ako mag-process ng mga documents ko sa PUAA, is nag-expire na po yung medical ko. Kasi dito, guys, medyo matagal po kasi yung pagproproseso nila ng working permit dito sa akin. Umabot po yung sa akin ng almost 4 months po guys bago makompleto yung mga documents ko, kasi pinag-isa na lang po iyon ng amo ko lahat ng mga documents ko dito, pati yung working permit ko pinagsama-sama niya ni amo lahat po iyon para isend sa akin. Kaya medyo natagalan siya guys, hindi po siya nag-send ng paisa-isa pero kinompleto na po niya guys. So yun, natagalan siya guys, kaya hindi ko nagamit yung medical ko na ginamit ko sa pagkuha ng working permit ko para sa pagkuha ko naman sa OAC. Kaya nagpa-medical po ako ulit, guys. And yun, doon ako sa Hartwell, nagpa-medical noon. Nung pangalawa ko na po, para po iyon sa pagkuha ko na ng OAC sa PUAA, guys. So, yun guys, yun yung sa tanong nyo po, na kung pwede magamit yung medical certificate na ginamit nyo po sa pagkuha ng working visa or working permit po, sa pagkuha naman sa OAC. Opo guys, magagamit nyo po iyon basta hindi pa po expire yun, and basta galing po iyon sa medical clinic na accredited ng Department of Health or DOH and ng PUAA po guys. So, pero guys, depende naman po iyon sa country, kasi may mga country po, may mga bansa na mabilis lang po magproseso ng working visa nila and working permit po. Kaya magagamit nyo pa din po yung medical nyo po sa pagkuha ng POA o ng OAC sa PUAA. And yung ano kasi, sa pagkakaalam ko guys, yung medical po kasi is until 3 months lang po, under 3 months lang po yung validity niya guys. Yun ang pagkakaalam ko po guys. So kung hindi pa po umabot ng 2 months, 3 months yung medical nyo po, pwede nyo pa pong magamit iyon sa PUAA para hindi po magdoble yung gastos nyo po guys. Kasi syempre may mga aplikante na may yung ibang employer is shoulder nila yung gastos para sa medical for visa or work permit. Pero yung iba naman din po guys is shoulder mo lang, kaya
mas maano na yung ano yung makasave tayo, di ba po? Kasi hindi po madali ngayon ang pagkuha ng pera, and mahirap naman po, sayang yung pera natin kung magka-doble-doble naman po. Kung pwede naman po gamitin yung una para makakuha ka ng OAC, is mas magandang makasave po tayo, guys. So that's it, guys. I hope naintindihan niyo po yung sinabi ko sa inyo ngayon, and sana po is magamit niyo, kung halimbawa man nag-ano pa kayo, nag-iisip pa kayo kung pwede ba or hindi, pwede po iyon, guys, basta hindi lang po expire and accredited naman po by DOH. So that's it, guys. I hope to see you in my next video, and mag-iingat po tayong lahat. Sana nasa mabuti po tayong kalagayan. Salamat po. Bye.